Hi guys! Welcome back to my channel. Yes, that's me again, Melay. So for today's video guys, ay isi-share ko sa inyo kung paano mas lalong mamahalin tayo ng mga jowa nating AFAM or yung mga ka-LDR nating AFAM guys. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and i-hit mo na din yung bell notification dyan sa baba para updated kayo sa mga videos ko pang gagawin guys. Baby girl, you are so So yun na nga guys, isi-share ko sa inyo kung paano nga ba tayo mas lalong mamahalin ng ating mga ka-LDR na AFAM or ng mga partner nating AFAM guys. So ready na ba kayo? So unang-una guys, kailangan is just be yourself guys. Huwag kang magpaka ano guys, yung parang gayahin yung iba para lang ma-inlove yung AFAM sa'yo. No. No guys. Kasi hindi naman permanente yung ano, yung mga ginagaya mo. So, darating yung panahon na hindi mo na siya magagawa. So, gawin mo yung kung ano ka talaga. Ipakita mo yung kung ano ka talaga. Ano yung pagkatao mo. So, pangalawa guys is, kailangan, ano guys, sweet ka, mapag-alaga, yung parang mahal mo talaga siya. Yung nararamdaman nila na mahal mo sila. Paano ba yun i-explain? Yes, basta, di ba kapag nasa relasyon ka, ipapakita mo talaga kung ano ka sa isang relasyon. Like, caring, loving, yung parang kinukumusta mo talaga siya palagi. And the third is yung masarap kakausap. Yes, paano nga ba yung masarap na kausap? Hindi landian guys, ha? Yung ano ba, yung feeling na, paano ba yun? Ay yung kapag kausap, magkausap kayo, yung nakaka-adapt ka agad kung ano yung gusto niyang pag-usapan. For example, may mga hobbies siya. Tapos, wala kang alam about that. So, parang maka-adapt ka sa mga pinag-uusapan niyo. Kailangan alamin mo kung about kung ano yun. Yung parang may isagot ka sa mga lahat ng sasabihin niya. Yung parang, para hindi matapos agad yung mga usapan niyo, guys. Kung anong interest, kaya yung mga interesado niyang gawin, kailangan aralin mo din yun para naman ma-adapt mo yung thinking niya guys, yung paano ba yun, yung hobby niya. At least man lang may alam ka, di ba? So the third is, huwag kang masyadong nega. Yung negative thoughts, yung parang ano guys, yung parang palaging nasa isip mo ay negative. Ayaw nila ng ganun. Yung parang ayaw nila ng toxic guys, toxic na babae, ganun. So, huwag kang masyadong negative, huwag kang masyadong mag-isip ng hindi maganda. Yung i-enjoy mo lang, i-enjoy mo lang yung pag-uusap ninyong dalawa. Yung parang, ano ka guys, yung parang gusto nila, yung parang ang sarap mong kausap, yung parang gustuhin nilang, kausapin ka na lang ng kausapin. Kasi usually kasi sa mga AFAM guys, is parang ayaw nilang makipag-usap ng mas matagal sa ano guys, mas matagal dito sa, yan, video call, yung parang nonsense, maano kasi, di ba, parang tayo din, kung yung kausap natin is parang hindi siya active sa mga sinasabi natin, lagi tayong nakakaramdam ng hindi maganda, right? Yung parang naboboring ka. So, iwasan mo maging boring. Yes, iwasan mo maging boring. And then next is, kailangan guys, hindi ka nagger. Hindi ka yung ano, yung palagi na lang nagagalit, palagi na lang nagbubungang. Ayaw nila kasi ng ganun. Yung parang gusto nila happy lang. Yung gusto nila yung parang hindi nakakadagdag ng problema nila. Yung ganun, kasi sa kanila yung parang ang haba-haba na yung ng araw nila, tapos gusto nila nang makarelax o gusto kanilang kausapin kasi nga ikaw yung love nila, di ba? Yung pa-feel mo sa kanila na kapag ikaw yung kausap, yung parang ma-relax sila, yung parang wala silang maiisip kundi masaya lang sila kasi kausap ka nila, yung parang ganun. And then next is ano guys? Yung pag magme-message ka. Yes, yung pag magme-message ka, huwag mo naman yung mag-message ka ngayon tapos hindi ka pa na replyan, may message ka na agad at hindi ka pa rin na replyan, nagagalit ka na, yung marami ka nang sinasabi.
yung marami ka ng ano, guys, iwasan natin yung ganun. Kasi hindi naman kasi pareho na sila is, ano guys, yung parang sila is busy. Iba yung oras natin sa kanila. So, sana marunong tayong umintindi o sana marunong tayong umintindi sa partner natin kung ano yung oras nila, kung ano yung ginagawa nila. Diba? So, kailangan may respeto tayo. And next is, may respeto ka sa sarili mo. Yung mahal mo yung sarili mo kasi nararamdaman nila yun eh. Kung love mo yung sarili mo, mas lalong mamahalin ka din nila. Ganun yun din guys. Kailangan mahal mo yung sarili mo. Ba yung kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun din yung tingin nila sa'yo. Parang magre-reflect siya, guys. Kung ganyan ka, yun din yung mare-reflect mo. I don't know how to explain, but sana naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. So first, mahalin nyo talaga yung sarili nyo para mahalin ka din ng partner mo. Kasi kung parang mas parang wala kang tiwala sa sarili mo na mamahalin ka niya, parang ganun din yung outcome na yun na yung iniisip mo. Yun na yung iniisip mo na hindi ka niya mamahalin. Hindi ka talaga niya mamamahalin kasi nga nararamdaman niya yung parang wala kang tiwala sa sarili mo, yung parang nagda-doubt ka sa sarili mo, 'di ba? So iparamdam mo sa kanya na mahal mo yung sarili mo. So yung handa ka dapat, guys, kasi nararamdaman nila. So mas lalo ka nilang mamahalin kung parang may ano ka sa sarili mo, yung may pagmamahal ka sa sarili mo. So next, guys, is ano, huwag mong gagawing humingi sa kanya. Hayaan mo siyang siyang magbigay sa'yo. Kasi yan yung way nila para magmahal. Or yun yung way nila para mag-court sa'yo. Lalo na kapag nasa LDR kayo. So kung sa atin is yung panligaw is pupunta sa bahay mo para manligaw or yung mag-usap kayo. Sa kanila naman, yung mga LDR guys, is in that way lang nila kayang iparamdam sa atin na nanligaw sila. Yung magbibigay sila ng kusa sa'yo. Hintayin mong magbigay sila ng kusa sa'yo. Huwag kang hingi or humingi sa kanila. So, next is, kapag, hindi ko alam paano, yung may time ka sa kanila, bigyan mo sila ng oras, yung iparamdam mo na mahal mo talaga sila, kasi nararamdaman nila yun. Bigyan mo sila ng oras, bigyan mo sila ng panahon, yung parang hindi mo sila ibaliwala, yung alam mo yun. Tapos, ano guys, yung every morning, pagising mo, imi-message mo siya, magsasend ka ng message na yung mga love message, guys, isasend mo sa kanila. So, parang mapamahal sila sa'yo. Yung parang ang ganda basahin na parang touch ka. Parang ikaw din, kung ikaw yung sisenda ng ganyan na ano, guys, is, diba, napakasarap sa feeling. Diba, mas lalo mong mamahalin yung taong nagsisend sa'yo palagi ng ganyan. Araw-araw, every morning, before siya matulog, before siya pagising niya, may mababasa siyang magandang mensahe. Diba? Talagang maiin love sa'yo yung afa mo sa'yo, guys. And then, kahit malayo kayo sa isa't isa, guys, yung parang iparamdam mo sa kanya yung concern ka, tapos yung parang, kumain ka na ba, ganyan? Huwag mong kalimutan ganito, ganyan, guys. Tapos, huwag kang masyadong, ano guys, yung, paano ba sabihin yun? Huwag kang masyadong demanding. Yes, demanding. Huwag kang masyadong demanding, yung parang ikaw yung nasusunod, yung gusto mo yung masusunod. No, guys. Kailangan give and take kayo. Yung parang, I-deliver mo siya na ano guys, yung parang toss mo lang. So, it's up to him kung gagawin niya o hindi. Ganun guys. So, wag niyong gawin na maging demanding. Kasi ayaw nila yung demanding na tao yung babae guys. At last is, wag kang masyadong ano guys, dramatic. Please sis, mga sisi ko, yung mga naghahanap ng afam, please huwag kayong masyadong dramatic. Kasi kung dramatic ka ngayon, please adjust mo lang. Hindi naman kasi kaya yan natin alisin agad-agad. Kailangan natin yung ano guys, kailangan natin yung i-adjust. Adjust mo lang siya hanggang mayakap mo sa sarili mo or matanggap or magawa mo sa sarili mo na mawala na lang talaga yung pagka-ano mo guys, yung pagka-dramatic mo. Normal naman na kasi sa atin mga Pilipina nang maging dramatic, yung parang
tampo dito, tampo doon, 'di ba? Toyo dito, toyo doon. It's normal 'yun. Pero hindi 'yan normal sa kanila. Hindi 'yan normal sa kanila, guys. So, kung pwede natin siyang iwasan, iwasan natin para hindi siya magka-cause ng away everyday. So, sino ba naman yung gusto ng toxic na relasyon, 'di ba? Wala. So, kahit sino naman ayaw ng away, away dito, away doon. Yung may every na lang pag-uusap nyo, may pinag-aawayan kayo. So, it's not good habit, guys. So, yeah, iwasan nyo. Kung kaya nyo iwasan, iwasan nyo talaga, guys. And then, next is, meron pa ba? So, yeah, yun lang, guys. Sana makatulong ako sa mga ka-LDR nila is a fam. Sana nabigyan ko kayo ng idea. Yun lang, just be yourself. Just be yourself and love yourself. Para mahalin ka din nila. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!